Nagbunta sa police station ng Pili ang mga enforcer at kawanin ng Sagip Kalikasan Task Force ng provincial government ng Camarines Sur. Nagpapablatter kasi sila sa umunoy pananakit sa kanila ng mga tauhan ni Camarines Sur 1st District Representative Rolando Andaya. Kasama nilang nagreklamo sa police station si 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Nag-i-interview ang news team sa isa sa mga complainant. Mga alas 4 po, inabot ko si Andaya. Kakabiglaan tayo eh, walang gagalaw muna. Ang camera naman, di ba? Nang pumasok si Congressman Andaya, tila may hinahanap. Bigla siyang sinagot ni Congressman El Rey. Are! Ano? Nakukutsyo niya tapang mo, ha? Ano? Muntik nang magpang-abot ang dalawa pero inawat at hinarang. Katabi tayo sa Congress eh! Yun mo, eh! Hindi ka nga makatabi sa akin eh! Halika na nga rito! O gusto mo pa akong halikan? O yata ang may problema! Are, huwag ka na magsalita, halika rito. Halika rito, sample lang kita. Naawat ang dalawa kaya lumabas na si Andaya at umalis. Pero bago umalis, pinagbalingan ni Andaya ang bodyguard ni El Rey. Tama na, tigas lang, matigas. Ugat ng gulo ang nakatambak na lupa sa gitna ng kalsada. Ipinalagay daw ito ni Governor Migs Villafuerte pero perwisyo raw ito sa mga motorista. Bakit hinarangan ni Migs Villafuerte ang aming daan? Yan sir ang tinatanong namin ngayon. Si Matios, kinipit kindo. Sabi niya, hindi raw tama na sa gitna ng kalsada magtambak ng lupa. Dapat daw ay initupag muna ang iba pang kalsada gaya ng provincial road. Depensa ni El Rey, tama lang ang pagtambak ng lupa. May writ of possession po yan sa Kapitolyo, may agreement po ang DOTR, saka ang probinsya, na ayusin po yan. Alok ko naman duman sa parking lot. Sabi naman ni Andaya, kailangan daw niyang manindigan dahil ginigipit umano ng mga Villafuerte ang mga residente. Ayaw nang magkaso ni Andaya pero balak magsampa ni El Rey ng reklamo sa korte at kamara sa kapwa-kongresista. Dismayado ang ilang mga taga-Camarines Sur sa naging asal ng dalawang opisyal. Mga gutter languages yan eh, yung parang napakababa na ng politika. Si El Rey kasi is, I think, hindi naman siya ang governor ano. Si Mig siguro yung nandun na ano rin, may concern. Yung naman kay Andaya rin, it's siguro hindi naman niya ano yon, hindi naman niya distrito yon. Para sa isang political professor sa Camarines Sur, nagpapakitang gilas lang ang dalawa dahil halala na sa 2019. Ito kasi ang popular na naratibo eh. Maririnig mo sa boss ng presidente na hindi ganon ka pino ang pananalita niya. So sa tingin ko ito ay mga estratehiyang pampolitika lamang. Re-electionist sa 2nd District si El Rey. Balak namang kalabanin ni Andaya ang anak ni El Rey na si Migs sa pagkagobernador. Gerard Lorbes, ABS-CBN News, Camarines Sur.